Moving on, yung pangalawang isyu na natanong din ninyo, Secretary, yung patungkol dito sa mga inflation, sinagot din po ng Pangulo na parang sinasabi ng Pangulo, aba lahat naman ay namamroblema, hindi lang naman Pilipinas, at saka yung inflation na lang, may mga may ang inflation na yan, hindi naman talaga kagawa ng gobyerno yan. Oo nga, at saka gaya ng tanong ko sa kanya, in other words, pansamantala lang yan. Oo, totoo naman, pansamantala lang naman, hindi naman forever na ganyan. Eh, tayo naman dumaan na dyan, marami ng beses. Right. At kaka-recover naman tayo. Aha, aha. Ikatlo, Secretary, tama po ba yung narinig ko na papalitan na si Jayson Aquino na sa NFA dahil pagod na ito at papalitan ng Pangulong Duterte at bubuwagin niya na yung National Food Authority Council? Tama yung narinig mo. Sabi niya, he asked himself to be relieved. Ibig sabihin, siya nagbuluntaryo. Kung niya alis siya sa pwesto, pagod na siya. At ang pagod, hindi na maaari yung maintrigan na ito. Kaya maghanap siya ng iba. Oo. Papalitan ho ba? Papalitan ho ba? Meron na bang tao na ipapalit ang Pangulo dyan sa pwesto ni Jayson Aquino, sir? Sabi niya kapon sa panayam ko sa kanya, nagkahanap siya. Parang meron siyang, he's eyeing someone from the military na mag-re-retire. Ah, sa military ulit. Okay. Isa pa ho, sir. May sabi niya rin na yung mga bigas na galing Malaysia, aba pag pumapasok daw yun, alam, nagiging problema raw ang bigas sa Mindanao. Ito ba'y papayagan nila or pinag-aaralan na ngayon ng economic managers na hayaan ng makapasok itong mga bigas para sa mga taga-Mindanao? Eh, alam mo ang sinasabi ni Presidente kahapon, wala naman daw rice shortages. Aha. That's why ang tanong ko nga sa kanya, kung yung mga hoarders, nag-order na ba kayo na i-rate? Aha. Mukhang yun lang ang ginagawa ngayon eh. Mm-mm. Kasi sabi ni Secretary Piñol, walang rice shortage. Sabi ni, wala rin. Mm-hmm. So that means, hoard yung mga palay at bigas mm-hmm. dyan sa, Uh-oh. Sa mga warehouses. Aha, aha. Sir, kahapon!